Mapa-delivery yung instant hatid, sundong service, sagot nila. Pero di muna sa kalsada ang kanilang pasada, kundi dito sa ating studio para sa kanilang ride to fame. May dalawa tayong kalahok na rider. Pwedeng delivery, TNVS o anumang hanap buhay na gumagamit ng motorsiklo. Magtatapatan para kilalaning The Motorcycle King. Ang kanilang paglalabanan. Umarangkadang dating, 5 stars. Paandar na galing, 5 stars. Umaharurot na wisyo, 5 stars. Ang may pinakamaraming stars na makukuha ang tatanghaling The Motorcycle King of the Day at mag-uwi ng 5,000 pesos at mag-a-advance sa semifinals. May consolation prize na mga 3,000 pesos ang sesemplang sa ating racetrack. Ito na mga sasabak sa Ride to Fame ngayong araw. Magandang gabi po. Ako po si Daniel Budol, ang rider na inyong mapagkakatiwalaan mula sa Pateros. Ang elbow at knee pads, huwag ismulin. Ang mga safety gears, ugaliing gamitin. Para bawat biyahe, ligtas at swabe. Good evening everyone, Jack Ashley po, ang inyong maasahang rider from Rizal. Hindi lang motorsiklo dapat ang nasa kondisyon. Sigurado yung dapat natin may sapat tayong tulog at maayos sa kalusugan bago tayo bumiyahe. Ilang stars kaya makukuha ng ating mga rider ngayong gabi? Para tulungan tayo pumili ng The Motorcycle King of the Day, ito po ang ating mga judge. Kung pabilisan at pagalingan sa racetrack, di kayo atrasan ng ating guest judge. Please welcome four-time Philippine Superbike Overall Champion sa Open and Expert Class, my friend, Marvin Mangulabnan. Welcome, bro! Ako, pagkabilis po niyan, pag napanood niyo. Ang mga kasama niya bilang judge, ang ating resident beauty queen, na si Patricia. Yan, mabilis din yan sa kainan. At ang reyna ng dapat alam mo na si Susan. Mabilis din sa pagluluto. Babanking tayo sa EDSA. Babanking tayo sa EDSA. Huwag doon! Okay, diretso na tayo sa pandar. Nagaling, Pat! Anong galawan dyan? Ito ang galawan, Kuya Kim. Kailangan nyo lang i-flex sa social media ang inyong talento. Mag-a-upload kayo ng isang minutong video na may caption na paandar na galing na dapat alam mo with hashtag DamnRideToFame. At syempre, huwag kalimutan, itag ang ating official Facebook at TikTok accounts. Simula na ang paandaran! Alright, todo pa si club sa pagkanta ang ating rider number one na si Daniel. Bakit kaya? Patingin nga ng video. Let's watch this. Ayan ah, dahil sa kanyang in-upload na video, abay, tingnan nyo naman. Focus lang sa goal na hindi ma-miss ang kahit anong line ng kanta. Concert levels ang performance. Siyempre, hindi nagpapadaig ang rider number 2 na si Jack. At hindi lang siya nakakondisyon na bumiyahe, ha? Kundi pati kumanta. Mukhang ang nilamig siya sa sarili niyang boses at napasuot ng jacket. Hanip! Mamaya mga kapusay, malalaman natin kung ilang stars ang makukuha nila, Kuya Kim. Maraming salamat, Pat! Ngayon naman, mas kilalanin natin ang ating mga riders sa kanilang humaharurot na wisyo. Unahin natin si Daniel. Daniel, ang apelido mo yung Budol? Yes po. Kaano ano mo si Helene? Second cousin po. Second cousin? No. Nakakatawa ka rin. Konti lang po. Konti lang. Okay, ito ang, ano, ang tanong natin. No? Yes, ito ang tanong ko sa iyo, matapos makumpleto ang booking na nagkakahalaga ng 150 pesos, inabutan ka ng 1,000 pesos ng iyong pasahero, pero wala kang panukli. At nag-offer na magpapabarya ka na lang sa katapat na gas station. Pero ang pasahero humirit na kung pwede ay ilibre mo na lang siya at pag di ka pamayag, magbibigay siya ng one-star review, ba-blackmail. Anong gagawin mo? Maraming salamat po, Kuya Kim. Walang naman? Para sa akin po, kung ako po'y bibigyan ng isang pasahero ko na
wala siyang bariya, at sasabihin niya na ilibre ko na lang siya. Idedepende ko po siya kung sa anong sitwasyon nang meron siya. Kung kaya naman po at makapagantay siya na ipapalit ko ang kanyang pera, okay lang po, pero kung nagmamadali siya, okay lang po, wala naman po masama kung pagbigay tayo. Ay, niloloko ka na? Harapan, niloloko ka? Depende po, yun po yung sinasabi ko, natitignan po natin yung sitwasyon, kung kakayanin po ba na pagbigyan natin siya or papalit natin yung binaya niya na buo. Maraming salamat. Salamat po. Thank you. Kausapin naman natin ang rider number 2 na si Jack. Sa isang araw, ilang oras ka pumapasada? Ano po, nasa 12 hours to 16 hours po. Ano yung mahirap sa trabaho mo? Pag umuulan po, tsaka siyempre maaraw na rin po pag ano. So, yung ano, yung weather conditions? Yes po, yes po. Ano mas gusto, umuulan o maaraw? Same po eh. Kasi pag umuulan po, mas maraming booking. Pag umaaraw naman, mas smooth naman yung biyahe po. Yun naman po. Pero yung konti ang booking? Yeah, depende rin po sa oras naman po. Ito, natanong ko sa'yo, no? May naging customer ka at tinext ka. Makalipas ng ilang araw, gusto raw niyang makipagkaibigan at tagaya na makipagkita. Pero busy ka at naghahabol ka ng kita. Nag-offer siya na para mahiramin ka ng pera. Pag pumayag ka na lumabas kasama siya, anong gagawin mo? Siguro po, yung in-offer niya po sa akin, siguro tatanggapin ko in the way na good yung ano yung intention niya. Kung iyayain niya ako sa labas. Pero kung hindi po, masama naman po yung intention niya, kung iyayain niya ako sa labas, hindi po ako papayag. Kung may asawa? Ay, hindi rin po ako papayag. Mas lalo na, kasi syempre, inuuna ko po, bago po ako lumabas ng bahay, inuuna ko po isipin yung pamilya ko. May so, pamilya ka na? Yes po, yes po. Siyempre, bago mag-start ng motor, siyempre, dasal muna. And then, laging priority ko po kasi ang family po. Ilan ang anak po? Dalawa po. Dalawa? Opo. Okay. Narinig na natin ang wish ng ating mga rider. Ilang stars kaya ang makukuha nila at sino ang tatanghaling The Motorcycle King of the Day? Malalaman natin yan, maya-maya lang po. Ito na ulit ang ating Ride to Fame. Nabilang na natin ang mga stars na nakuha ng ating dalawang competing riders na sina Daniel at Jack. Pero bagong lahat, Judge Susan, anong masasabi mo kay rider number 1 na si Daniel Budol? Si Daniel, ang ating... Magaling si Daniel at ang tipong artista naman. At may talent naman siya, di ba? Nakita naman natin kung ano yung talento niya sa pagganta, di ba? At eto na yung score na ibinigay ng tatlong hurado dito kay... Mamaya pa. Mamaya na. Mamaya na. Tagal na, sinilip ko muna eh. Sabi ko, tagal na. Mamaya pa. Okay, Judge Marvin. Ano naman masasabi mo sa ating rider number 2 na si Jack? Kay rider number 2, makikita mo talaga yung dedication niya sa pagmumotor. At mukhang masaya naman siya doon kasi yung dedication sa pagmumotor, napalaking bagay niyan para mag-continue ka, mag-drive sa ginagawa mo. Tama. At para safe. At safe yan. Laging alerto. Marvin, meron ka bang tips o paalala para sa ating mga contestant? Lalo na kapag bumabiyahe, Judge Marvin. Pinaka-importante sa lahat, siyempre, kailangan alerto ka. Alam mo yung ginagawa mo. Siyempre, lalo na kung ang tagal mo na nagmomotor, kailangan alerto ka sa street. And number one, safety gear. Kasi mostly dito sa atin sa Philippines, yung mga nagmomotor is hindi sila naka-proper attire or proper gear. So, napakalaking importansya ng proper gear sa pagmomotor. Okay, maraming salamat, Marvin. Narinig na natin ang basehan ng ating mga judge. Judges, rate your riders now. Para kay rider number 1, Daniel, ilang stars ang binigay ninyo sa kanya? Judge Susan? Ito, Master Kim. Ito na yung suma ng score na nakuha ni Daniel mula sa amin tatlo. 31 stars. 31 stars, galing sa inyong tatlo na yan. Yes. Ilang stars naman ang nakuha ni rider number 2? Judge Marvin, si Jack. 37! At ang ating The Motorcycle King of the Day ay si Jack. Jack, nagwagi ka ng 5,000 pesos at mag-advance ka na sa ating semi-finals. At meron kang special hat na hindi mo mabibili sa Divisoria. Ayan. At sa iyo naman, Daniel, makakatanggap ka ng 3,000 pesos na consolation prize. Maraming salamat sa pagsali at ingat sa pagbiyahe. Ride safe all the time. Thank you. Abangan kung sino ang mga susunod mong stopover dito sa atin at sasabak sa kanilang Ride to Fame.